para sa Manila, may nangyaring holdapan. Merong alleged 7 suspect pinasok yung Metrobank Santo Cristo, Binondo. Now, based sa initial data that we gathered from MPD through Colonel Aliño, because this is under Station 11, no? About 8:40 within that range, 7 suspect entered Metrobank. They ipinasok yung mga tao, empleyado, sa isang kwarto. Ang good news, wala namang nasawi o nasaktan ng mga empleyado, no? But there is a possibility na may nakuhang pera. At ito'y kabubukas lang halos ng bangko, alas 9. Now, walang nasaktan sa polis, and I was informed by MPD that dragnet operation are now ongoing for the immediate, hopefully, capture itong mga suspect. Then, if I may put it in right perspective, ang police natin naka-responde in 2 minutes, the task force divisoria, because maluwag yung kalye. Ito na yung sinasabi natin na epekto ng pagsasaayos para sa pangkalahatan. No? So imagine, with the same situation of Recto or Divisoria a few weeks before ago, and with this situation na mga armed individual who wanted to enrich themselves through robbery, no? Eh, baka maraming madamay, no? Pero ngayon, dahil sa nakagalaw ang ating kapulisihan, no, sa nangyaring ito, hindi, walang nasawi o walang, you know, other things that may arise during the paghabol sa mga suspect. Now, mga kababayan, ngayon po, I am now offering, pinangungunahan ko na, di pa man nahuhuli, pinangungunahan ko na, I am now offering 1 million pesos for the arrest of this 7 at least suspect na kinuha yung CCTV. Alam nila, kinuha yung CCTV ng bangko, but as per information, the Manila Police District already have a copy of the CCTV from barangay. Again, to those individual na mga nanonood, lahat ng mga nanonood, sino man sa inyo ang makakaalam, makapagbibigay ng impormasyon para masakote itong mga kriminal na pumunta sa Maynila, bibigyan po namin kayo ng pabuya na 1 million piso. Then, I hope, to mga kriminal na ito, tumigil na po kayo. Hindi man kayo tumigil, wag po kayo pumunta sa Maynila. We will pursue, hanapin po namin kayo.
hindi namin kayo bibigyan ng kapanatagan. Hindi namin kayo papayagan na guluhin, perwisyuhin ang mamamayan ng lungsod ng Maynila. So again, you cannot escape the long arm of the Lord. Sabi nga ng isang kasabihan. And we will try to do that and go after you. Sa lahat ng enforcement unit sa buong Pilipinas, nananawagan ako sa inyo, habulin nyo ito, kunin nyo itong mga taong ito, dalhin natin sila sa mata ng batas, papapanagutin natin sila. Thank you very much. Okay. Thank you. 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 Ang initial report may nakuwang pera. Wala pa. Pero security guards are now under the custody of MPD. Or regular procedure. Pero safe ang police, safe ang tao, safe ang mga empleyado. So far, walang nangyaring. Ngayon, as this early, sinusumbukan na kayo. Hindi naman ako. Ano po ba yung mensahe niya sa kanila? Bukan nagsisimula niya? Hindi naman nila ako sinusumbukan. Ang sinusumbukan nila, pamahalaan. Then, we will see to it na may bagong pamahalaan ang lungsod ng Maynila. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.